Hello mga kaibigan, welcome back to our channel. Kapag nagustuhan niyo po ang channel na ito, please subscribe and touch the notification bell. Mga kaibigan, nakita-kita po ulit tayo. So, andito po kayo ulit sa ating channel para po matuto ng panibagong paraan ng pagsaset ng pera from CoinsPH to GCash. Opo, take note, ito po ay nataklikbait. Ito po ay free po talaga. So, sa CoinsPH to GCash ay wala po kayong babayaran kahit isang sentimo. Opo, kung nag-send kayo ng 50 pesos, marireceive nyo rin po ay 50 pesos sa inyong GCash. Hindi katulad po sa GCash to CoinsPH na may bayad na po siyang 15 pesos ngayon. So, ituturo ko po dito sa video na to kung paano nyo mapapadali yung pagsaset. So, take note, kapag nag-send kayo, make sure na kompleto yung details nyo, yung number nyo, pangalan nyo, para ma-receive nyo po yung inyong pera from CoinsPH to GCash. So, kasi bakit sila partner? Kasi marami pong transaction na kayang gawin si GCash, lalo na sa mga grocery stores, sa labas ng transaction. Si CoinsPH naman po, inohold niya yung mga cryptocurrencies na sa ngayon po ay usong-uso na po. Kasi nga, mataas na po yung palitan ng Bitcoin niya yun. Nasa 1,500,000 na po. So, ganun na po siya kalaki in demand. So, ito pong video na to ay makakatulong sa mga nag-online selling, yung mga mahilig sa online na pagkakakitaan. So, ito na po yun. So, yung mga transaction nyo, masasagot po natin dito. At kapag may katanungan pa po kayo, comment down below lang po. At take note nga po pala, kasi po marami nagtatanong sa mga videos ko, kung kailangan daw po ba ay fully verified. O, sasagutin ko na po ngayon, kapag sa CoinsPH po, at least level 2. Kasi po ako, level 2 lang po ako sa CoinsPH ko. Nakakapag-send na po ako ng pera. So, at least may selfie verification po kayo. Sa GCash nyo naman po, mga kaibigan, take note, kailangan po talaga ay fully verified po kayo para po kayo makapag-send ng pera or makareceive ng pera. So, ayun po yung mga rules nila sa atin ngayon. Kailangan fully verified sa GCash at syempre level 2 sa CoinsPH. Pwede naman po kayo umabot ng level 4 sa CoinsPH kung gusto nyo po talaga. So, di ko na po patatagalin ang video. Heto na po. Mga kaibigan, ang una po nating gagawin ay buksan ang ating GCash application. Okay? I-enter ko muna po dito yung aking PIN. Shortcutin na po natin dito. So, papansin nyo, may 10 pesos po ako. Pero, kailangan ko pa po ng another 50 para po sa aking transaction na gagawin. So, kailangan ko po ng CoinsPH wallet ko para madagdagan yung laman na yan. So, papakita ko po sa inyo na makakapag-send po tayo dito ng pera ng instant na wala po kayong babayaran kahit piso. So, ayan na po. Open ko lang po yung aking CoinsPH wallet. Shortcutin ko na rin po. So, kung mapapansin nyo, meron po ako 150 pesos sa aking account. So, ayan po yung iba pong cryptocurrencies dito. Tuturo ko sa mga susunod. So, ayan po. Kung mapapansin nyo, meron tayo 150. Gusto ko pong madagdagan yung GCash ko. Ang gagawin ko lang po ay pipindutin yung send. Yung nakita nyo po. Tapos, send to an e-wallet. Yan, then click nyo po yung GCash, syempre. Then, i-enter nyo lang po yung amount na gusto nyo. So, halimbawa sa akin, gusto ko ng 50 pesos. Nakaragdagan doon, type ko lang ang 50. Then, ayan po, may dalawang option po kayo. Pero sa InstaPay po tayo. Next natin, then yung information, account name, mobile number, pati po yung gusto yung receiver na makareceive ng text, pwede nyo rin po ilagay yung number. So, i-blur ko lang po dito. So, pero yung pong gagawin nga, yung chineka natin, account name, ito po yung account number. Type po lang po yung account number ko. Okay. Tapos po yung recipient o yung number na gusto nyo makareceive ng text para po makita nyo po talaga na dumadating yung CoinsPH to GCash. So, ganun lang po kasimple. Pagka-type nyo po ng number, in-next nyo na po. Yan po. Tapos, slide to pay na po tayo para makita po natin. Yan po. Nang mag-a-appear po ito, kung napapansin nyo, email verification code for your receive. Ang gagawin nyo po, punta kayo sa email nyo. Yan po, yung katulad ng ginawa ko. Then, may makikita po kayong code dyan. Yan po. Ngayon po, ikakopy nyo po yan, yung code na nandyan. Yan, pagkakopy nyo, yan po ilalagay nyo mismo doon sa email verification na nakita nyo. Paste ko lang po dito. Tapos, submit. Ganun lang po kasimple. Tapos, within 10 minutes, pero wala pa po yan, submit lang po yan. Marareceive nyo na po yung text agad-agad dito. So, yan po. Pag nakita nyo po yung text, yan po, tulad nyo, CoinsPH. So, ito na po yung na-receive nating text.
you have received a payment of 50 pesos in your GCash InstaPay account. Ayan po yun, maliwanag na maliwanag, nalalating po talaga sa ating GCash. Then, ano pong gawin natin? Open ang GCash. Then, i-refresh lang po natin para po makita natin yung payment. O yung sinad nating pera, ayun po, naging 60 pesos na po siya. Ganun lang po kasimple yung mag-send ng pera from CoinsPH to GCash. So, sana po nakatulong po ako ngayong araw na to. Ngayon, pakita ko po sa inyo na naging 100 na lang ang aking CoinsPH wallet. Mga kaibigan, kapag may tanong pa po kayo, comment lang po kayo, at kapag nagustuhan nyo po yung video na to, alam nyo na po yung gagawin. Have a nice day everyone. Salamat sa lahat ng nanood. God bless you.